Ayan guys, sira po yung aking cash register. Ayaw mag-print, hindi siya nagpo-print. Hindi siya pagka nag-aano kami, i-print namin yung resibo, ayaw niyang, hindi siya talaga nagpo-print. So ngayon guys, meron na akong bagong, may dumating na sa akin na faktura ngayon. Kabubukas ko pa lang, hindi ko pa man iaayos, ang dami ko pa nga ayusin. So kabubukas ko pa lang, ayan, may faktura na sa akin na dumating. So ang ginawa ko, manual ko na lang po siya. So yung presyo, dito ko na lang kinukuha sa aking cash register. Dahil nandyan po yung mga presyo, hindi ko siya kabisado. So ang ginagawa ko, yung faktura niya, nilagyan ko na lang ng mga presyo. So yan na po yung actual na ginawa ko. And then, ayan. So, prenesyohan ko na lang siya manually kasi talaga pong ayaw nang gumana na aking cash register. Hindi ko alam kung bibili ako ng bago or gagamitin ko na lang po itong calculator na ganito. Kasi kung ito naman kasing gagamitin ko, may resibo siya pero wala ding hindi rin siya naka-itemize. So, hindi ko alam kasi mas okay sa akin itong ganitong cash register dahil itemize mo siya, so nakikita na ng customer kung ano yung mga pinamili nila, kung ano-anong mga item yon. So hindi na ako magsusulat pa kung anong item kasi syempre kailangan nila naka-itemize yung kanilang binibili para alam nila ang presyo ng bawat binibili nila. So yan guys, eto naka-ready na, kukunin na lang ng customer at babayar. Sabi ko kasi balikan na lang niya dahil nga hindi pa ako tapos maglabas ng aking mga paninda. So yan, ang dami-dami ko pang gagawin at meron na nga ako customer na dumating. So hinihintay ko na lang siyang dumating pero ready naman na ang faktura, dinouble check ko na rin siya, so tama naman po ang presyuhan. So okay na rin yung ganito, at least sure ka na yung sinusulat mo or yung nakalagay talaga ay ayun na talaga yung tamang presyo. So try natin, ngayon ay Sunday, so hopefully maging okay naman po ang magiging transactions natin the whole day nang wala ang aking Vicen. So sobrang malaking tulong po talaga sa akin itong aking cash register na ito kasi mas napapadali talaga ang transaction ng bawat customer. So ngayon na manually tayo, so hindi ko alam kung paano ko sila i-accommodate lalo't pag nagsabay-sabay. So hindi ko alam, dahil hindi ko naman talaga pakabisado lahat ng mga presyo, naka-focus lang ako dito sa cash register ko kasi nandito talaga yung mga presyuhan. So yun guys, hopefully maging okay. So eto na po ang aking Suki of the day, first buyer ko ng aking ano tawag sa ganun, siya ang unang buyer ko. So meron na pala ako na ilagay na unang buyer, so bumili lang siya ng gatas na worth 115. So yun, tapos eto na, una siyang dumating pero syempre dahil madami siyang binili, so medyo natagalan, so dapat siya ang unang Buenamano ko. So mas nauna yung isa. So yun guys, ang ginagawa ko naman sa Buenamano, so nilalagay ko siya sa, so dito ko nilalagay yung Buenamano ko. So nilalagay ko na, tinatago ko na siya, pero tapos hindi ko gagalawin yun. Hindi ko muna gagalawin yun. The whole day, yung pera na binayad niya ng Buenamano. So hindi ko yun, hindi ko gagalawin. Hindi ko siya gagalawin. Tapos, so ganito ang ginagawa ko sa Buenamano. So ito ho, yan, may Buenamano na ako. Ito yung 100 pesos yung Buenamano ko. Yung itong 500 kasi kagabi pa yan, hindi ko na kinuha. So ito yung Buenamano ko, 100. So inilalagay ko siya dito sa mga bills na 1,500 kasi wala akong balak galawin siya for the day. So hindi ko siya balak isukli. O ilalagay ko lang siya dito for the whole day. Talagang nandito lang siya kasi siya nga ang talagang Buenamano ko. So after ng the whole day na nagbibilang na ako, so yun, tatanggalin ko na siya at ilalagay ko na siya dito kinabukasan para bukas, yun naman ang i-dispatch ko na sa kinabukasan. So yun po, medyo yan po ang aking nakasanayan sa aking Suki of the day. So yun yung pera niya talagang inaano. Meron kasing mga suki na mabigat, meron ding suki na alamagaan ng pasok ng mga customers. So yun guys, hanggang dito na lamang po muna. Till next video, at mag-aayos pa po ako ng mga paninda ko. Ayan, hindi pa maayos talaga yan, ang dami pang kalat.
sasabit ko pa yung mga yan sa ano, tsaka hindi pa ako nakakapag-uwi. So, sige guys, bye!